dapat alam mo to para mapadami mo ang baka mo ng mabilis. Lalo kung halimbawa ang mga alaga mong baka is mga babae o inahing baka. Ito yung mga sinyales na hit na o naglalandi na yung ating alagang baka. Yo, what's up mga idol? Magandang araw po sa inyong lahat. Sana nasa maganda po kayong kalagayan sa mga oras na ito. Ito nga mga idol, marami po nagtatanong sa atin at PPM na kung paano po ba daw malaman na naglalandi na o nag-hit na yung ating alagang baka. Napaka-importante mga idol na alam po natin to para mapadami natin o hindi malipasan yung ating alaga at hindi masayang yung ating hirap at pagod sa pangungumpay, pagpapainom sa ating mga baka. A shout out kay Idol Kinel Sumaljag. Siya po yung nagtanong kung ano po ba yung mga sign na naglalandi na yung ating alagang baka. At yung mga idol, isa sa mga sign na naglalandi na yung mga alaga nating baka is yung ungal po sila ng ungal. Ayaw kumain, ayaw uminom. Ilan po yan sa mga sinyales na hit na, o naglalandi na yung alaga nating babaeng baka. Mapapansin nyo rin mga idol na dun sa yung ari ng ating alagang baka is may nagtutulong lamad at saka talagang yung ari niya parang namamaga, namumula. Pagka ganyan mga idol is sign po yan na nag-hit na yung ating alagang baka. Sa katulad po namin na maraming inahing baka, madali lang po namin malaman kung nag-hit na yung aming mga alaga. Gawa po nga po ng ang aming mga baka sa pakain, kaya hindi po yan masyado nag-uungal. Kumbaga, nag-uungal lang po talaga sila kapag halimbawa gutom sila. Ganyan po yung katangian ng mga baka. Kapag gutom, nag-uungal. Pero sa katulad po ng aming mga baka na lagi pong sawa sa pagkain, is hindi po yan masyadong nag-uungal. Pag nag-ungal lang po yan, meaning na halimbawa ang bisiro na nasa layasan o nakipagbarkada sa ibang baka, at tapos kapag halimbawa nga po, gayang hit nga po, kaya madali po namin malaman na hit na yung aming mga alagang baka. Mapapansin natin mga idol na yun nga po, nag-discharge siya ng lamad, tumutulo sa ari niya at hindi mapalagay. May mga baka naman mga idol na kapag hit is parang medyo matapang. May mga ganun pong baka na kapag hit hindi malapitan kasi ang tendency ng mga idol, sumasampay ang mga idol kahit siya nag-aalaga pag sobrang hit yung baka. Napakahalaga mga idol na halimbawa isa dalawang araw na hit yung ating alaga is mapasampahan po natin kaagad para malipasan. May mga time na mga idol na halimbawa pag hit yung ating mga baka, yung iba namin baka nagmamarayaw pa po yan, talagang hindi mapakali hanggat hindi nasasampahan. Kahit bigyan po ng pagkain, ng inumin, hindi po nila ginagalaw. At may mga tayong mga idol na halimbawa yung mga may anak na baka, madali rin pong malaman na hit na kasi minsan po sumasampa, bumababa po yan doon sa mga bisiro o mga anak nila. Kapag ganun po yung ginagawa ng alagaan yung baka, it means po na hit na po yan. Kahit po ang baka is nagpapasuso o may bisiro pa, katulad po sa mga baka namin, kahit halimbawa isang buwan o 45 days, dalawang buwan, nag-hit na. Kahit po nagpapadede, okay lang po yan. Kaya ang napakahalaga mga idol na dapat sawa sa pagkain at kondisyon lagi yung ating mga inahing baka. Para in case po na halimbawa mag-hit o maglandi, is pag pinasampahan po natin is kondisyon yung katawan, hindi po maapektuhan yung gatas nila kahit nagpapadede pa sa mga bisiro na dala nila. At syempre mga idol, may mga bisiro po kasi na kapag halimbawa sumususo, inaarumbang yung suso ng inahing baka, kaya may mga time na dapat kondisyon yung ating inahin kasi may mga time mga idol pag sobrang lakas dumede ng bisirong baka is namamayat po yung inahin baka. Tanda natin mga idol, ang isang bakang payat o may sakit, may naramdaman, hindi po yan nag-hit
o hindi po yan naglalandi. Kasi ang baka po, halimbawa may nararamdaman po sa katawan o may sakit, eh talagang hindi po makakaramdam ng paglalandi. Isa ko pang tip sa inyo mga idol, kung halimbawa nag-hit na o naglandi yung inyong inahing baka, mas maganda mga idol, pumili kayo ng magandang ganador o magandang toro na sasampa, na sa ganon maglabas din po ng magandang anak. May pwede rin po yung halimbawa sa artificial insemination, pumili po kayo ng magandang similya kung ganon po yung gagamitin nyo sa pagkasta sa inyong baka. At yung maaari mga idol, kung halimbawa magpapasampo po kayo sa mga toro, kung maaari isa hanggang dalawa, kung papayag pa yung may-ari ng toro hanggang tatlo na sampa para siguradong mabuntis yung alaga ng baka. At kung artificial insemination po yung gagamitin nyo, napakaganda mga idol na doon kayo sa expert talaga, kasi para hindi po masayang yung panahon. Yan po kasi mga baka natin, kapag halimbawa hindi natambay o hindi po nabuntis, another 21 days pa po uli yung pag-iintay natin para bago mag-hit po uli yung mga yan. Kaya napakalaga din mga idol na may record po tayo kung kailan nasampahan, para malaman po natin yung performance ng inahin natin baka. Unang-una, kahit po may bagong anak, kung kailan siya nanganak, dapat nire-record din po natin. At after mga anak, kung ilang pong buwan o ilang pong linggo bago ulit siya mag-hit. Sa ganun mga idol, malalaman po natin kung halimbawa yung katangian ng ating inahin, kapag halimbawa matagal po mag-hit mga idol, is palitan po natin. At isa pa tips ko sa inyo mga idol, para hindi po masayang yung pagod at hirap ninyo sa pag-aalaga sa inyong baka, at kung gusto nyo dumami yung inyong baka, kung halimbawa napasampahan po nyo ng isa, dalawa, tatlo, hanggang apat na beses at hindi po nagbubuntis yung inyong alagang baka, kung halimbawa kahit po gaano kaganda yung inyong alagang baka, palitan nyo mga idol. Sabi ko nga po sa inyo mga idol, maraming pong nabibiling mga gandang baka ngayon, at huwag po nating alagaan o ikip yung mga baka na hindi po natin mapapakinabangan ng ayos. Masasayang po yung oras natin, napakalaga po ng oras kung gusto po nating magpadami at kumita ng malaki dito sa pag-aalaga ng baka. May mga baka rin mga idol na tinatawag na kumbaga silent hit, o parang hindi mo makikitaan na naglalandi. Kaya ito ang payo ko sa inyo mga idol, pwede kayong gumamit nung guna din na bibili po yan sa mga poultry shop o sa mga pet shop. Pwede nyo pong iturok yan para mag-hit po yung alaga ng baka. Kung halimbawa kasi ang inyong baka matagal nyo na alaga, mahigit 2 taon na, maganda naman yung katawan, sawa sa pagkain, tapos hindi pa rin nag-hit, pwede po kayong gumamit nyo, turukan nyo po ng gonadin, nakakatulong po yun para mag-hit o maglande yung inyong alaga. Isa yan po sa mga gamot na ginawa ng mga eksperto para sa, pwede rin sa baboy, sa kambing, nagamit kami niyan, pwede rin. Pwede rin po yun sa baka mga idol, para magbuntis po at maglande. Kasi ang baka po, pag hindi po sinampahan o hindi po in-AI, eh hindi po mabubuntis. Hindi po katulad ng manok na kahit hindi sampahan, hindi babahan, is nangingitlog. Yung pong baka, hanggat hindi po nasasampahan, is hindi po nagbubuntis. At kung sakali naman mga idol na halimbawa marami kayong baka tapos nasampahan na yung iba, kung maaari mga idol, ibukod nyo po yung sa karamihan yung nasampahang baka. Kasi mga idol, minsan may mga baka na makukulit, nanunuwag, sampa ng sampa, lalo na yung mga turete, yung mga ligaw. Kung halimbawa ang mga baka nyo is ganun sama-sama, mas maganda mga idol na ibukod nyo muna yung baka na nasampahan, na sa ganun hindi po ma-stress, hindi po makunan, at hindi masayang mga idol yung panahon. Kasi sabi ko nga po sa inyo, another 21 days na naman po na ang iintayin bago mag-hit yung baka. At meron mga idol na halimbawa ang baka is laging nakukunan, nagiging mature po yan kahit bata pa, hindi na po naglalandi, lagi lang pong mataba ang katawan, hindi po nag-hit.
Sayang lalo na kung halimbawa yung baka is nabili natin ng mahal tapos hindi na po natin mapapagbuntis o hindi po natin mapapakinabangan. Pangalagang mga idol, natingnan natin lagi yung kondisyon ng ating mga babaeng baka, ng inahin nating baka, kung okay ba bago po natin pasampahan. Kasi sabi nga sa inyo mga idol, sa inahing baka nakasalalay yung pagkita natin ng malaki dito sa negosyong pagbabaka. Kung kondisyon po lagi ang katawan ng ating mga alagang baka, inahin man o dumalaga, pag nag-hit po, wala tayong magiging problema. At isa po yan sa mga sikreto namin dito sa aming bakahan, kaya nakapagpadami kami, nakapagpalabas kami ng magandang bisero. Pag kondisyon yung inahing baka, niminsan mga idol, mabanggit ko na sa inyo, niminsan hindi po kami namatayan kahit isang bisero. Kasi nga po mga ganda, ang gatas ng aming mga inahing baka at lagi pong kondisyon yung katawan nila. Kahit po sila mabilis mag-hit after manganak, 2 buwan, 45 days, nag-hit na, yung mga bisero makikita nyo po ang gaganda. Ang mga baka natin mga idol is lalong nakakatuwa o nakakatanggal ng pagod. Kapag halimbawa nasampahan na, andun na yung part na nakaka-excite talaga, tapos lumalaki na, tumataba na, yung lumalaki na yung tiyan, at lalo mga idol pag nanganak na, sobrang nakakatuwa, mawawala yung pagod nyo, talagang pawi lahat pag kami mga magagandang bisero na yung ating alaga. So mga idol, sana yung nakatulong sa inyo yung ilang tips na binigay ko, at basta tuloy-tuloy lang tayo mga idol. Maraming salamat po sa inyong lahat. Please like, comment, and share!